Ayun, so good to be saying guys, ngayon po ay June 15, 2022. So akala ko tapos na yung ano, yung drop ng market natin. Mayroon pa palang mas matindi. So talagang ano, kailangan bantayin natin yung foreign buyers po natin kasi ang lakas pa rin talaga. -1.22 billion. So pangalawang araw na po na billion yung lumabas sa dito sa market natin. So basag yung support natin dito sa 6,400. So nag-close tayo 6,319.42 and then grabe yung drop ng index natin ngayon. -2.4%. So akala natin mas okay na yung galaw ngayon dito sa PSE. Pero kanina umaga halos mag-green na siya kasi nga doon sa US market, 'di ba, sabi natin, medyo nag-subside na siya. So hindi natin alam bakit yung mga foreign investors natin takot pa rin dito sa ating market. Pero meron akong nakita na parang assurance galing doon sa Palas na hindi naman mag-alert level 2 kahit na medyo tumaas or nag-spike ng konti yung ating COVID cases. So alert level 1 pa rin yung nakikita daw sa kanya. So tignan natin bukas kung magkaroon siya ng reaction dito sa ating market and then parang okay naman kahit papano yung futures ng ating US market. Yeah. So hindi ba parang exaggerated masyado yung ano, yung drop ng index natin during this time. So alam ko marami sa atin is mayroong mga hawak na sobrang mapula during this time, pero PSE market naman to eh. So nakita naman natin, bumabalik naman siya over time. So yun nga lang, syempre during this time nasa bottom area tayo. So medyo masakit tignan yung ano, yung mga portfolio po natin. Okay? So anyway, pag-usapan na lang po natin ano nangyari dito sa stocks natin para ready tayo sa mga susunod na araw kung kailan magre-reverse na yung ating market. Ayan. So bagong pasok sa IPO po natin, itong si V-REIT natin. So finally pumasok na rin po siya. At ay nag-close naman siya na wala siyang loss. Pero nag-drop siya. So medyo malakas yung drop niya eh. So kung medyo nasakyan mo siya, pumitik siya ng ano eh, halos 10% doon sa kanyang bottom. At ay si Philweb natin. Ayan. So medyo nang trap na naman siya. Si SEC, so akala ko babalik na siya sa pwesto niya. Pero nagkaroon din siya ng profit taking. So lakas kasi ng ano eh, ng pressure ng ating market. Si dito natin, ayan, papunta na po siya doon sa support. 3.5 ba yung pinag-usapan natin? 4.5 yung pinag-usapan natin. Si Converge natin, naguhukay din siya. So sinusundan niya po yung ating PSE index. And then si SPNEC, so nag-ano naman siya, nag-steady siya doon po sa kanyang current position. So medyo strong na siguro yung support nitong si SPNEC po natin. Okay? So pag-usapan natin yung mga yan. And then yung ating disclaimer guys, ganyan sabi ko sa inyo, yung ating review is for education purposes. So wag na wag mo pong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold na ating mga stocks kasi meron nga pong risk. So hindi pa tapos yung risk. At during this time, nasa high risk yung, ano, yung market natin kasi hindi natin makita yung support eh. Patuloy na bumabagsak siya. And then, yun nga, wala pa rin yung mga foreigners dito sa ating market. Okay? So double check mo yung ating disclaimer sa kanya. And then guys, sabi ko sa inyo, kung bago ko lang dito sa YouTube channel, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Ayan, so dito yung subscribe button. And then kung gusto mo ng guide, nahirapan ka during this time, join ka lang po dito sa ating community. So meron tayong mga guides na sa mga kasama natin during this time na medyo mahirap sa market talaga, di ba? So try mo siya, nandiyan yung ating join button kung gusto mo or kung nakasubscribe ka, maraming salamat po. Double check mo na lang po yung mga uploaded na videos natin dito. Minsan may mga promotional video tayo dyan, so double check mo na lang. Yung ating company reviews, wala masyado ngayon, si Birit lang naman yung pumasok. Balay ni Prutas pala, ayan, medyo malapit na yung ano niya. So 0.7 yung price. Yung profit or loss section, and then yung basic indicators natin. Building your fundamentals is yung ating mga risk management. And then Palaboy Trader, crypto ko to. Yung mga play turn games natin. So medyo naiipit-ipit yung mga games natin. So grabe yung ano, si Bitcoin natin. Pabagsak pa rin siya. So double check mo na lang po yung mga uploaded videos natin dyan. Yung ating Facebook account. So follow mo lang ako guys. Hopefully, malalampasan din naman natin to eh. So ang tanong na lang is kailan. And then ano yung gagawin mo during this time na medyo bumabagsak talaga lahat ng mga stocks na hawak natin. And then follow mo ako dito sa ating Facebook page, yung ating Bodega Peak. So check na lang po yung mga articles natin. Although lately wala tayong masyadong upload
sa kanya, so medyo busy. And then yung ating Twitter, so tignan po natin yung mga information. So ito yung sinasabi ko sa inyo galing sa business world natin. Metro Manila, which has seen uptick in infection, will remain under alert level 1 according to the Presidential Palace. Ayan. So hopefully, mag-subside yung pessimism dito sa ating market. Vista Rate, so nagkaroon nga po siya ng IPO. And then, last man standing, sabi ni DA Market Securities, yung closing natin. Metro Bank lang yung verde daw, and then majority is mapula. Ayan, yung mga paborito nating stocks. So, ang tataas ng drop, yung iba is halos hindi naman bumagsak ngayon. Pero majority is mataas yung, ano, yung drop. FCG, so kung napansin mo, pumipitik-pitik siya for the past few days. Builds 30 new outlets and plans to end the year with 150 branches nationwide. Tapos ito yung ano, nakapalumo yung ano, net foreign selling. 1.22 billion, and then ang tinamaan ngayon is holding firms. At holding firms, yung mga malalaking companies natin to eh. Tapos property, gawa siguro ni Ali to, lakas ng drop niya. Kinain na niya lahat ng gains natin sa kanya. Yung mining and oil, hindi masyadong gumalaw. Ayan. So, konti lang yung stocks na ano, eh, pumitik talaga ngayon eh. Tapos maberde nga lahat ng indices. Pilipinas pala yung ano, first Asian country na mag-a-avail ng ano, yung space satellite po ni ano ni Sir Elon Musk. Ayan, tapos guys, meron tayong bagong website to. Sipag natin gumawa ng website, no. Meron tayong bagong website dito, Money Earners, mga articles lang tungkol sa mga ginagawa natin ng mga online earnings. Ayan. So double check niyo ako, medyo curious kayo. So konti pa lang naman yung articles niya, pero later on popondahan natin 'yan for financial freedom. Ayan. Finding financial freedom yung pinakamoto ng ating Money Earners na website. Philippines seen to expand 6% this year. Ayan. Ganito yung mga balita na ano eh. Inaantay natin during this time na mahina yung market. Tapos PLDT said lawmakers should clarify difference between data transmission. So parang clarification lang pala yan. EEI. Ayan. So nagpapakita yung ano, yung boring machine natin. Sees construction industry as growth driver in 2022. Stories for the day, PH seen to expand 6% this year. So okay naman pala siya. And then cutting infrastructure spending will hurt economy. Converge new appointee to deliver for basic gigabit access to all. Parang sa business niya. GFC continuous international expansion. Ayan. So tapos ang ganda ng earnings ni Jollibee pero hindi siya mapansin. RLC enrolls in MERS interruptible load program. Tell and faced by new competition. Ayan. EEI sees construction industry as growth. And then SMC vows to continue push for nation building greater sustainability. Ayan. So wala naman project. Balay ni Prutas, ang IPO is 0.7. Ayan. So ito yung magandang abangan. Hopefully sumabay siya doon sa pag-recover po ng ating market. Vista Rate. Ayan. Nagparanom siya kanina. China, siguro stabilization pa yung ano no, nagpaakyat ng ano ng price niya. China may residential property sales fall 41%. Ayan. So nakaka-apekto yung mga ganito na ano, negative news sa atin. Merong mga articles dito si AB Capital Securities. Ayan. So check niyo na lang po. Maynila, Pal, Prutas, Globe. Ayan. So nabasa natin 'yan. SM retesting the moving averages, tapos yung nangyari sa kaya nga nagtaka din ako eh na ang lakas ng drop natin pero halos nag-subside naman na sa ano sa US market. Jollibee to continue its international expansion, so basa natin. LR to push online products to the market as part of its retail expansion. Okay, tapos yung pinakasama rin ng US kagabi, Vista Rate. Ayan. So yan lang naman yata yung mga news natin today. PLDT wants clarification on open access galing kay 2Trade Asia. Pero nyatang ano si 2Trade Asia ngayon, meron silang activity parang sa ZFT. Meron silang ano eh, parang stock picks. Ayan, parang stock picks din yung ginagawa nila. SPC will also carry on exploration and then cleared to amend AOL. Ayan, so meron siyang ano dyan, update pero parang hindi naman ano sa business niya. Okay, so konti lang yung na-retweet pala natin for today. So malungkot yung market natin. Hopefully bukas okay naman na. So grabe na kasi yung ano yung drop natin for the past few days po ng ating market. And then guys, ito yung Patreon natin. Ayan, hindi ko nabuksan last time. So double check nyo lang kung pumunta kayo dito sa Patreon channel. Ayan, so gusto nyo ng guide, gusto nyo ng trading community. So nahirapan kayo during this time.
Ayan, pwede po kayong pumunta dito sa ating Patreon and then message mo lang ako. So open na lang siya muna and then official opening is July 2. Pero open lang siya. So sa mga gusto po ng guide during this time, pwede po kayong sumali dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So punta tayo dito sa ating To Trade Asia. Yan. So dalawa yung green pala kanina, si Metrobank at saka si Wilcon, pero grabe yung buhos dito kay ano eh. URC, GGS, AAB, Ali, so more than 4%, 6% si ano, URC. So nagkatakutan na kanina. So dinump ng dinump yung mga stocks natin. And then lakas, negative 1.2 billion. So walang sector na hindi tinamaan eh. Lahat naman, mining medyo konti lang, pero lahat naman is nag-drop ng malakas. Kaya lang dito sa holdings yung mga sina JT Cup, sina yung pabasi na AC. So yung mga malalaki, sila yung tinamaan. So kaya nag-drop siya ng malaki, GGS natin. Ayan. So yung mga holding companies. So negative 2.4%. Parang ayaw kong tignan yung port ko. 5.84 billion net foreign, or rather yung total traded value. 24% lang yung foreigner pero seller sila. And then 76% local po siya. So bargain na bargain na. Ang daming bargain na stocks na ngayon eh. Actually, kung ang pagbabasa yan is fair value, sobrang bargain ng mga stocks natin. Nag-drop na siya ng, sa kanila mga fair value, ha, yung iba more than 50% na yung, ano, yung upside niya. So, yun nga lang, bearish yung market natin. Hindi maganda tignan during this time. Pero alam mo naman na may value naman yung stocks mo. Babalik din naman siya pag medyo okay na yung sentiment ng ating market. Yung crypto natin, yun tignan natin maigi kasi 20K na lang siya eh. So anyway, tingin tayo dito sa ating ano, PSE market. So broken yung support natin sa 6,369 pala yung pinakamababa natin last time. Or sabi mo na, 6,4. So 6,3 na ngayon. Nung pinaka-support na next, ayan, grabe yung index natin. So parang ano siya, no? Parang triple bottom yung gusto niya mangyari. So ang next na support natin na malakas, 6.2. Ayan, nasa 6.2 na po. So pwedeng dito sa 6.2, 6.2, 6.8 or dito sa 6.1 pa nga pinakamababa dito eh. Pero bago mag 6.2, ayan, 6.2 siguro pinaka-support natin. Pero hopefully may bounce na bukas, no? Kung okay naman sa US market. So sobrang bargain na kasi yung ano yung mga stocks natin during this time. Papunta na naman tayo sa ano sa oversold condition. Tapos bearish talaga yung ano outlook ng market natin. So June 30 ba? Baka June 30 antayin natin na yung proclamation ng ano ng bago nating president. Ayan, bearish po yung ano yung galaw ng ating market. So i-clone ko to para makita natin yung ano yung galaw niya. Tingnan natin ah kasi bearish talaga eh. Ayan. So, tama-tama, 6.2. Mukhang may indain pa tayo dito sa market natin. So, anyway, hopefully may bounce na tayo bukas. Medyo excited naman yung drop natin for the past few days. Tingnan natin dito sa ano, global market. So, parang okay ulit dito sa US market mamaya. Okay na sila kahapon eh. Konti yun lang yung drop niya. Hindi ngayon tingnan mo. Medyo nag-subside na yung sell-off nila dito sa ating mga futures. And then, Europe is okay na siya. Dito sa Asia, mix pa rin tayo, no. Maraming pa rin pala yung ano, mapula. Pero tayo lang yung ano, lagi nagto 2% na madalas. And makita mo dito sa iba is malakas din siya dito sa Korea, oh. Negative 1.83 pero kakaiba yung lakas ng ano, drop sa ating PSE market. Tapos dito sa Hong Kong at saka sa China is okay na yung ano, yung galaw nila. So hopefully bukas mas okay na yung ano, yung market natin. Pero dito sa crypto, ayan, namamayag pag yung mga short sellers natin. Grabe. So ayan, nagbounce na pala siya. Kanina pagtingin ko ng tanghali yata yung 20,000 lang to eh. 'Di ba? Ako napansin niyo siya, hindi nga medyo nag-up na siya ng konti, 21k. So 4% yung drop yung BNB natin kalahati na lang. Oh. Nung hawak ko to is nasa 300 plus, hindi ngayon 200 plus na lang siya. So anyway, ano naman tayo dun sa mga big caps na crypto natin, tingnan natin kung mag-survive sila for the coming few months. Pero mukhang matagal na recovery to kasi ang lakas ng drop ng ano ng crypto natin. So ano pa rin sila, bearish pa rin yung ano. TRX, nag-drop din siya. Ayan, marami akong hawak na ano eh. TRX na token last time. Ayan. So, drop pa rin dito sa ating cryptocurrency. Yung COVID cases natin, di ba, nag-worry yung karamihan. Si Okta Research, nag-warning ulit siya. Pero sabi naman is, hindi pa tayo para mag-alert level 2.
sa National Capital Region. Ayan. So 257 cases kahapon kasi nag-spike siya for the past few days. May mga nakita tayo na 300 plus na ano daily cases po dito sa ating COVID graph. Overall picture, controlled pa rin naman talaga siya. So hindi mo na siguro mag-overreact yung ano yung ating pinaka agency para diyan. So si IEATF natin. Ayan. So tingin tayo dito sa ating individual stocks, buyers and sellers. And then review natin yung ating mga mapupula na mga stocks. So BREIT, so finally pumasok na po siya dito sa ating market. And then nag-close naman siya doon sa kanyang IPO opening. So 1.75. Ano ba yung ano natin? Hindi ko na masyadong pinansin si ano si BREIT kasi alam natin medyo mahina yung market eh. So 0%. So yan din yung kanyang opening. Net foreign siya 816,000. Parang konti lang yung ano ha. Nagtitrade sa kanya. China Bank call ang buyer. And then China Bank Abacus yung ating pinaka main seller. So isang kandila pa lang naman. So very good kahit papano doon sa mga sumalo during the offer period natin. At least ano naman siya, na-survive niya yung drop. Malakas din ha yung drop niya mula sa opening oh. Halos 10% yung ano yung drop po nitong si BREIT natin. Okay? So siguro malalaman pa natin for the coming few days. So too early para magkaroon tayo ng technical analysis sa kanya. Pero based sa galaw niya, meron naman sumalo sa kanya. So hopefully yan yung stabilization fund na tinatawag naman natin. Okay? So next po natin si Web. So nakain na naman si Web natin, nang trap siya ulit. So okay lang as long as pasok siya dito sa trend direction. Pero medyo malakas din no, yung sell-off niya. Tingnan natin na Web. -6.72%. So sumabay siya doon sa mga blue chips natin. 586,000 ang buyer siya. And then call FMS ang ating buyer. And then call FMS din yung ating pinaka main seller sa kanya. So balik siya dito sa support. Nagre-retest siya. Hopefully hindi yan mabutas bukas. Pero kung ano naman siguro, tingnan natin ha, kung okay yung sentiment ng market. Matay mo na lang yung ano yung support niya dito sa 4.2 yung pinaka support natin. So nasa trend pa rin naman siya. Yun nga lang syempre, medyo malakas yung ano yung drop 6% kung kakabili mo lang sa kanya kahapon kasi akala mo pipitik pa siya ulit for the day. So same yung style niya, di ba? Nakita mo, may konti siyang gap up and then nag-close siya ulit sa ating closing period sa kanya. So ganyan talaga yung galawan dito sa ating mga penny stocks. Next si SCC. So akala ko babalik dito sa taas si SCC. Oh. Grabe yung tinaas din niya. Umabot siya ng more than 3%. Pero nauntok siya dito sa ating MA9 kasi nagkabusan doon sa ating market. So resistance pa rin natin yan, 37 pesos. Siguro ito na yung bago nating trend kasi tatlong kandila and then pwede ka mag-drawing ng base dito sa area na to. Ayan, bukas malalaman natin kung strong support tong 32.9. Pero nami-maintain niya yung ano yung trend direction niya. Wag lang siya mabutas dito. Tapos medyo bearish yung ano yung RSI. Wala siyang ano eh. Ganda sana kanina eh. Parang okay na siya kaninang pasukin eh kasi medyo green na siya eh for the past 3 days, diba, ay nagkakabusan sa iba. Tapos ito, green. So, nang trap nga lang siya nung closing. Pero anyway, hindi naman yata ganun kalaki. Tingnan natin yung, ano, yung galaw nito ang CSCC. -1.45%. Maliban na lang kung bumili ka doon sa peak niya kanina. So, meron pa rin siyang net foreign buying. So, malakas pa rin yung buyers natin. 17 million. Call Mandarin ang buyer. And then, call Papa yung ating pinaka-main seller sa kanya. Okay, so bearish pa rin naman. Bearish pa rin ito si ano, SEC. Kaya lang nasusustain niya yung ano eh, para may support siya dito sa mga 33 pesos. Ayan. So batay mo na lang po yung ating support. And then si dito natin, ano ba nangyari mga kadito natiks? Ayaw, naghuhukay itong si dito natin. Gano'ng kalaki? -3%. So wala tayong buyers pa. Ayan. Meron tayong 609 net foreign. Call May Bank ang buyer and then call FMS yung ating pinaka main seller. So 3.5 nga no yung pinaka support natin. Tingnan natin for the coming few days kung kaya niya to. Oversold na. So ano ba? Kailangan na ba mag-bounce? Kailan parang wala pa rin eh. Meron tayong 22 RSI. So ang pinaka mababa natin sa kanya nung bearish na bearish sila is 16 RSI. And then yung support natin
parang wala pa. Wala pa yung support eh kasi solid pa yung ano eh. Solid pa yung mga kandila natin, no, na parang teardrop yung ano eh. Araw-araw nag-gap down itong si dito natin. So double check mo na lang po kung long term ka talaga kay dito natin. Kailan pa ba i-long term? Laki ng ano from magkano ba to? 18, 19 pesos yung pinaka-peak natin. Wala man lang siya magandang ano channel na uptrend. Yung mga uptrend natin last time, nagkaroon siya ng breakdown. So kaya babantayan mo talaga yung ano yung support pag nag-breakdown, mga red flag. Ayan. So anyway, nangyari na yan. So tingnan na lang natin. Hopefully mag-bounce siya dito sa 3.5. So pinakamababa natin last time is 0.9, no? 1 pesos pala yung ano yung galaw niya. So anyway, wala pa, baka bili kayo ng bili. Hindi pa natin nakikita yung bottom po nitong si dito. Kahit green candle man lang sana para masabi natin na meron na siyang support. Eh wala, red candle pa rin eh. So naghahanap pa rin ng support si dito po natin. Okay, so yun lang muna mga kadito natics. Converge. Ngayon si Converge, isa din to si Converge. Naghuhukay din siya. So oversold na siya. So tingnan natin na pero ano naman to, may fundamental tong si Converge. 22 RSI, so wala pa, no? Hopefully bukas, baka meron na tayong hope bukas. Kasi kung lahat tayo is nararamdaman na painful na yung market, medyo malapit na siya sa bottom. Ganun na ganun yung ano, pakiramdam. Pag lahat kayo mahilig sa stocks, tapos nagkukwentuhan kayo, tapos puro masasakit na yung usapan nyo, yun na yung ano, malapit na mag-bottom yung market. Naranasan ko din last time yan, mga ganyan. Nung nag-umpisa tayo na meron tayong mga kasama na nag-trade din dito sa PSE. So same sentiment. And then suddenly, after a few days, nagre-rebound yung market natin. So tingnan natin. Hopefully, ito na yung bottom niya dito sa 21.35. Pero kagaya ni dito natin, solid pa rin na red candle nga yung ating kandila. So, hindi pa natin masabi kung yan na yung bottom niya. Pero most likely, makakakita tayo sa kanya ng double bottom. Ayan. So, pwedeng meron siya false breakdown bago siya magkaroon ng reversal ng kanyang price action naman. Okay? So, yun lang nakita natin sa kanya. Wala naman tayong catalyst eh. So, negative, laki din. Negative 3.61% and then selling pa rin. Negative 95 million po si Converge. So, takbuhan na yung ating investor. BDO call ang buyer and then sell sa may bank ang ating seller. So, magaling si ano, si Warburg Pincos natin, yung investor na lumabas sa kanya. So, na-timingan niya yung paglabas kasi 25 yung labas niya, di ba? So, nakalabas siya ng ano, medyo mataas dito sa current price ni Converge natin. And then lastly, si SPNEC. So, hindi naman siya gumalaw, no? Hindi naman eh. So, nag-try din siya na ano, umakyat pala kanina. So, hopefully, strong na yung support niya kasi ayaw na bumaba dito sa 1.5. Lumalaban-laban na siya. So, hopefully ito na yung support ni ano ni SPNEC natin. So tingin ko kanina eh para magko-collapse yung mga stocks natin eh kasi grabe yung mga drop eh. Negative 0.64% yung ating loss, negative 316k. May bank call ang buyer and then Abacus Asia Sec yung ating pinaka main seller sa kanya. Ayan. So bantayan niyo na lang po. Hopefully yan po yung support natin and then pag nag-rebound si market, meron tayong target sa kanya na resistance kasi parang nag-sideways naman siya. Ayan, wag lang maging lower low kasi ano to eh, meron siya mga lower highs eh ito, lower highs. Pero ito, same lang yung low niya. So, kailan yung overall picture descending ano, medyo weak siya kasi descending triangle yung ano, yung formation ng chart naman natin sa kanya. Okay? So bearish pa rin naman kasi nga RSI is below ng ating 50 level tapos medyo malayo pa yung MACD formation natin sa kanya. Okay? So, ilan muna yung ating review. So, ayan. So, close port muna ngayon kasi medyo pangit yung ano yung mga hawak natin. And then, hopefully bukas, pag maganda si, ano, si US market natin dito, so, sasabay naman si, ano, yung representative natin sa US, si EPHE. Yun na lang po yung double check natin mamayang gabi. And then, lakas pa rin ang volatility dito sa ating crypto at saka dito sa ating PSE market naman. Okay? So, yun lang muna at hopefully bukas maganda yung trading natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget dito sa ating social media, dito sa ating YouTube. Join ka lang dito guys sa akong sumunang guide, nahirapan ka during this time. Yung ating Palaboy Trader Crypto to para sa ating mga play to earn games, yung ating Facebook account, follow mo na lang, Facebook page,
Bodega Peak, yung mga articles natin, and then yung Twitter, yung bagay nating account, bagong website, Money Earners, so check nyo lang po. And then yung ating Patreon, so pwede rin dito, so nandito yung mga recorded videos sa mga groups on natin about sa PSE market. Ayan. So every Sunday, meron kami mga groups on naman dito. Ayan. So check nyo lang po, maraming salamat ulit at kita po ulit tayo bukas.